Thank you.
lubos na pinangahawakan ng NAPSE na karapatan ng ating mga kababayan ang maging updated, lalo't higit sa mga inisiyatibo ng ahensya laban sa kahirapan. Kaya ang aming tugon ay ang National Anti-Poverty Commission Paaralang Bayan Online. Sa isang pindot lamang ay kami po mismo ang magbibigay ng mga impormasyon, tutugon sa inyong mga katanungan at magbibigay ng updates patungkol sa mga programa, proyekto at iba pang mga aktibidad ng ahensya at ng pamahalaan upang mapahupa ang kahirapan sa bansa. Kaya ikayatin na si nanay, tatay, ate, kuya, maging ang buong pamilya at komunidad. Maki-join na sa ating programa tuwing alas 2 ng Sabado, live sa ating National Anti-Poverty Commission official FB page. Tandaan, ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. Magandang tanghali sa ating mga minamahal na kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gus Tapia ng NAPSE Mindanao Operations Unit at kayo ay nakatutok sa ating Paaralang Bayan Online. At upang umpisahan ang ating programa, narito na po ang mga balita para sa ating kasambayanihan, news and updates. NAPSE Kasambayanihan Volunteers ang sagawa na magkakasunod na Trias Orientation sa Talibon, Bohol. Hindi nagpaawat sa kasalukuyang pandemya ang mga NAPSE Kasambayanihan Volunteers sa pagdaos na magkakasunod na kasambayanihan Servisyong Sambayanan o Trias Orientations sa mga people's organizations katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa tatlong barangays ng Talibon, Bohol. Ang 3S ay ang 5-Year Development Plan at siya rin pangunahing programa ng ahensya kontra kahirapan. Ang naunang orientasyon ay ginanap noong 12 ng Marso 2021 sa Barangay Sikatuna at magkasunod naman ang isinagawa noong 15 ng Marso taong kasalukuyan ang mga orientasyon sa Barangay Santorino at Barangay San Carlos, Talibon, Bohol. Samantala, ang mga aktibidad na ito ay naging posible dahilan sa pagkipagtulungan at pagbibigay ng mainit na suporta ng mga barangay officials mula sa mga naturang lugar, maging ang mga PLGU Bohol sa pangunguna ni Governor Art Yap at MLGU Talibon sa pangunguna naman ni Mayor Janet Garcia sa NAPSE at Kasambayanihan Volunteers. NAPSE Urban Poor Sectoral Council idinaos ang virtual na pagpupulong para sa unang kwarter ng taon. Nagsagawa ng pagpupulong para sa unang kwarter ng 2021 ang Urban Poor Sectoral Council ng NAPSE o NUPSC noong 12 ng Marso ng taong kasalukuyan via Zoom. Ito ay suportahan at pinaunlakan ng isang mensahe ni NAPSE Undersecretary Penny Belmonte kung saan kanyang binigyan din ang mahalagang papel ng NUPSC sa pagsusulong ng Urban Poor Agenda, lalo digit ngayon sa panahon ng pandemya. Kanya rin kinikilala ang magandang pamumuno ni na Urban Poor Sectoral Representative Noel Cano, Chairperson Noel Gallardo, Secretary General Nelson Nunez at membro ng konseho. Gayon din, nakibiyagi rin sa virtual na aktibidad si Attorney Christian Angelo Palmares muna sa tanggapan ni Senador Bongo at Ginoong Louie Destacamento mula sa DSWD. Gender and Development Training para sa sektor ng kabataan ginanap ng NAPSE GAD Unit sa Sambayan, Bohol. Bilang parte ng pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng mga Kababaihan, ang National Anti-Poverty Commission Gender and Development Unit o GAD NAPSE Unit sa panguna ni Undersecretary at GAD Focal Point System Head Paterna Ruiz ay nasagawa ng Gender and Development o GAD Training sa sektor ng mga kabataan sa Sambayan, Bohol mula 12 hanggang 13 ng Marso ng taong kasalukuyan. Ang pagsasanay nito ay nilalayong mapalawig ang kamalayan ng mga student leaders ukol sa gender sensitization, maipalam kung paano hinuhubog ng kasarian ang papel ng kababaihan at kalalakihan
sa lipunan at maging ang kanilang bahagi sa kaunlaran. Kayon din upang kanila may apply ang kanilang natutunan patungkol sa gender awareness sa pamamagitan ng bubuo ng mga impact-based na mga solusyon at matugunan ang mga issue at suliranin ang sektor ng kabataan sa kanilang lugar. Tinatayang 2.3 milyong COVID-19 vaccine sinasaang darating sa Pilipinas sa Abril. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19, ay inanunsyo ni Secretary at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na nakatagdang tumanggap ang Pilipinas ng tinatayang 2.3 milyong COVID-19 vaccine doses sa susunod na buwan. Dagdag pa ni Galvez, maliban dito ay may karagdagang 1.4 milyong bakuna na Sinovac mula sa China at tumigit kumulang 1 milyong doses ng AstraZeneca mula naman sa UK. Samantala, sa kabila ng pagbabatikos ng publiko at painisi sa pamahalaan, sinabi ni Palace spokesperson Ari Roque ang kumpirmasyon ng mga bagong variant sa ating bansa na masakawa ang siyang tunay na dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Pilipinas nakatagdang tumanggap ng 2.3 million euros tulong mula sa EU para sa COVID-19 pandemic response sa bansa. Nakatanggap na tinatayang 2.0 milyong euro na tulong mula sa European Union upang pondohan ang mga pandemic response at preparedness initiative ng ating bansa. Ang tulong na ito ay ginawad sa World Health Organization WHO Philippines na gagamitin naman upang suportahan ang Department of Health o DOH sa paglaban sa krisis dulot ng COVID-19. Ayon kay WHO Philippines Representative Dr. Rabindra Abayan Senghe, ang WHO ay naglalayong suportahan ang gobyerno ng Pilipinas hindi lamang sa paglaban sa pandemya kundi maging ang pagpapatatag ng resilient at matibay na sistemang pangkalusugan na makakayanan ang mga outbreaks at pandemya sa hinaharap. At yan po ang ating mga balita para sa ating kasabayan, news and updates. Ako po si Gus Tapia. At para sa panibagong talakayang punong-puno ng kalinga at puso, makasama na po natin ang ating napakasipag na NAPSI Undersecretary Penny Bolmonte para sa ating segment na Kalingang NAPSI. Yusek, please come in. Penny Bolmonte ng National Anti-Poverty Commission na bumabati sa lahat ng Juana sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ng isang maligayang buwan ng kababaihan. Juana, labanan ng pandemya, kaya! Ito ang tema sa pagdiriwang natin ng buwan ng kababaihan ngayong taon. Kaya sa episode natin ng Kalingang NAPSI ngayong araw, bibigyan puhin natin ang mga kababaihan buong tapang na hinarap ang iba't ibang hamon ngayong panahon ng pandemya. Samahan niyo po ako para sa isa na naman talakayang punong-puno ng kalinga at puso dito sa Kalingang NAPSI. Marami at matindi ang mga naging hamon ng pandemya sa ating mga kababaihan itong nagdaang taon. Ayon sa ilang pag-aaral, kabilang ang Philippine Commission on Women, maaaring higit ang mga negatibong epekto ng pandemya sa mga babae kumpara sa mga lalaki.
Maraming kababaihang manggagawa sa formal at informal na sektor ang nawalan ng trabaho at pagkakakitaan ng ipatupad ang lockdown at sapilitang magsara ang maraming establishmento noong Marso ng nakaraang taon. At dahil dito, libo-libong maralitan tagalunsod ang nakaranas ng kagutuman at nalugmok sa mas malalang kahirapan. Karaniwang ang mga babae, partikular ang mga nanay, ang gumagawa ng paraan upang masolusyonan ang mga problemang pampinansyal na kinakaharap ng kanilang mga pamilya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Marilyn Avila, mula po sa Bulacan, Norsegaray. Isa po rin akong ina. Sa totoo lang po ako po ay may anim na anak. 12 years old po yung panganay ko, yung bunso ko po magto 2 years old po ngayon. Kung paano ko po na-survive yung pandemic po, nung time po na yun, yung asawa ko po, construction worker. Ngayon po, nawalan po siya ng trabaho. So, ibig sabihin po, ako po yung dapat na gumawa ng paraan po. So, ang ginawa ko po, nagkasambahay po ako, nagsasideline po ako ng labada, kahit ano po, planchadora, ganun po, pumasok po ako ng katulong nung time po na yun. Para po masurvive ko po yung pamilya ko. Ako po yung nagpapasalamat sa Kalingang NAPSI under Secretary Penelope Del Monte sa kanya pong programa na upang mabatid po ng gobyerno natin po kung ano man yung dinaranas na kahirapan ng tulad po naming mahihirap. Sa totoo lang po, anim po yung anak ko pero hindi po ako kasali sa Four Piece. Kaya po, sana po madinig po yung panawagan namin na naghihirap pong mga pamilya. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jezebel Padre. From Bulacan po nakatira, nakarating ako dito kasi mag-a-apply ng trabaho. Bilang isang nanay, ang hirap maging isang nanay na pandemic, wala kang trabaho, yung mga anak mo nagugutom, tapos wala kang mapuntahan, wala kang mahinga ng pagkain. Sa sobrang kahirapan sa loob ng 6 na buwan, ito, nakasurvive kami kasi unang-una, panalangin sa Panginoon. Pangalawa, kahit walang trabaho yung asawa ko, magkalayo kami kasi na-lockdown siya doon sa probinsya nila. Nagpakatatag ako bilang isang ina kasi may 4 kang anak. So parang ikaw lang yung inaasahan nila, kailangan nung magpakatatag. Ayan, naiyak na ako. Kasi ang hirap talaga po na sa buhay mahirap, na wala ka ng pera, wala ka pang trabaho, may mga anak ka, yung kapal na mukha mo, kahit hindi mo kayang gawin, ginagawa mo para lang sa anak mo, nahihingi ka ng pagkain sa kapitbahay, yung mga relief na binibigay ng barangay, makikipag-away ka kahit hindi mo ginagawa, nagagawa mo. Tapos, kahit na nahihiya ako, nilalakasan ko yung loob ko kasi ako na yung nagawa ng paraan para mabuhay kami sa loob ng 6 na buwan. Kung paano yung araw-araw namin, isurvive ko na mapakain yung mga anak ko, masolusyonin ko yung problema namin sa pang-araw-araw namin pangangailangan. So ang panawagan ko lang po sana, kung sino po yung mas naghihirap, sana yun yung matuunan ng pansin na bigyan ng suporta ng gobyerno na. Katulad ko, 3 yung estudyante ko, hindi ko nakapag-aral kasi talagang wala akong pera para pag-aralin yung mga anak ko. Ngayong taon na to, hindi sila nag-aral, sir, kasi 3 yan, tapos may malita akong anak 3 taon. So ang hirap. Nasa araw-araw, aalis ako, iwanan ko sila. Minsan walang pagkain, totoo po yun. Nahiyaman ako isa na isa. Pero yung purpose po kasi, kung sino yung mayroon, nagkakaroon pa, tapos kaming mahirap, wala. So parang unfair. Siyempre po, sa dami ng tao dito sa Pilipinas, maraming may anak, hindi po lahat nila nasolusyonan. Ang sa akin lang po, sana marinig ng Panginoon na bigay sa amin yung nararapat para sa amin. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong istasyon. Bahang maraming maralitang kababaihan ang napilitang kumapit sa patalim at napabilang sa prostitusyon. Sa katunayan, nakakaalarma ang naging pagtaas ng kaso ng online sexual abuse and exploitation, kabilang ang mga menor de edad noong ipatupad ang enhanced community quarantine mula Marso hanggang Mayo ng taong 2020. Tumaas ang kaso ng OSAEC or online sexual abuse and exploitation ng halos 250% kumpara noong taon 2019. Tumaas din ang kaso ng domestic violence, lalo na sa National Capital Region.
lubhang dumami ang bilang ng mga babae at batang nakaranas ng pang-aabusong pisikal, emosyonal at verbal sa loob ng kanilang mga tahanan. Kinukonsidera nga ng United Nations na isang hidden pandemic ang domestic violence dahil sa nakakaalarmang bugso ng mga kaso nito, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa maraming parte ng mundo. Bago pa man dumating ang pandemya, ay naitala na ang pagtaas ng gender inequality sa bansa. Magkaiba ang dulot ng pandemya sa babae at lalaki. Sa panganib sa exposure and biological susceptibility hanggang sa infection, pati na rin sa implications sa lipunan at ekonomiya. Dahil dito, ang pandaigdigan at pambansang plano para sa paghahanda at pagtugon sa COVID-19 ay nararapat na nakaangkla sa isang malakas na pagtatasa ng kasarian o gender analysis at masiguro ang makahulugang pakikilahok ng mga apektadong grupo kasama ang mga kababaihan sa pagdidesisyon at pagpapatupad ng plano. Ang kaso ng mga karahasan laban sa mga kababaihan at kabataan ay tumaas ngayong panahon ng lockdown. Mahalaga na maisama ang pagtugon sa mga kaso ng karahasan, pati na ang intimate partner violence bilang isang mahalagang serbisyo na napapaloob sa COVID-19 response at maglagay ng nararapat na pondo para dito. Isa pang issue ay hindi pagprioridad sa pagpapatupad ng RPRH law at iba pang kalintudan sa programa. Ngayon, kung saan ang kapasidad ng ating pangangalagang pangkalusugan ay higit na nababanat, ang mga pasilidad ng ating gobyerno ay napipilitang pumili sa pagprioridad at pagbibigay ng ilang serbisyong pangkalusugan at magbuwas naman sa iba. Ito ay maaaring magisuta sa pagtaas ng peligro sa pagkamatay ng nagbubuntis, hindi inaasahang pagbubuntis at iba pang masamang kinalabasan pagdating sa sexual at reproductive health. Ang mga health workers, social workers, national at local na mga leader at iba pang mga frontliners ay nahaharap sa higit na peligro at vulnerability. 70% ng pandaigdigang health workforce ay mga babae at sila din ang karamihan na kumakatawan sa mga frontlines. Ang mataas na gastos para sa COVID testing at treatment ay isa ding issue. Ang mga buntis ay obligadong magpa-swab test bago magsilang sa mga medical birthing facilities. Subalit ang testing ay sarili nilang gastos. Ang mga kababaihan din ang gumaganap ng karamihan ng mga unpaid o walang bayad na trabaho, pangangalaga or care work. Kasama na dito ang pangangalagang pangkalusugan sa loob ng pamilya. Ang mga kababaihan sa buong mundo ay nagnanasa na magkaroon ng nararapat na buhay na may hinaharap na malaya sa stigma, pagkakahon at karahasan. Isang hinaharap na matatag, payapa, may pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat. Upang makamit po natin ito ay kailangan ng babae sa lahat ng mga larangan kung saan ang mga pagdidesisyon ay ginagawa. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga nararanasan, karamihan sa mga kababaihan ay nasa unahan ng laban sa pandemya. Marami sa ating mga frontliners ay babae, mga nurse, doktor, at iba pang healthcare workers na unang linya ng depensa natin sa COVID-19 virus sa loob at labas ng bansa. Nakakalungkot isipin na marami sa kanila ang nahawa at nasawi habang gumagampan ang kanilang mga tungkulin. Mahigit 13,000 manggagawang pangkalusugan na ang nahawa at may pagkakataon pa nga na 20% ng kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 ay mga healthcare workers. Tawaran ng dedikasyon ng marami nating guro, lalo na sa mga pampublikong paaralan ngayong panahon ng pandemya. Ngayong ang ating mga mag-aaral ay naka-online learning, may mga guro tayo sa malayo at liblib na lugar na naglalakad ng ilang oras sa ilalim ng mainit na araw o malakas na ulan. Umaakit ng bundok
at tumatawid ng ilog para lamang makakonek sa internet signal at maturuan ang susunod nating henerasyon. Nariyan din ang ating mga manggagawa at magsasaka na hindi humihinto sa paghahatid sa atin ng ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. At sa nakaraang episode ng Kalingang NAPSI, ibinahagi ng ating mga kapatid na magsasaka sa Nueva Ecija na palugi na nilang ibinebenta ang kanilang mga produkto at nababaon na sila sa utang dahil sa kawalan ng pamamaraan upang makarating sa mga pamilihan ang kanilang mga ani. Masakit isipin na kung sino pa ang nagpapakain sa atin ay sila pang nagugutom sa panahon na ito. As the Philippine Commission on Women leads the observance of the 2021 National Women's Month celebration, we are making our call for women's empowerment and gender equality louder as we look at this moment as both an opportunity and as a challenge. We take this opportunity to honor women who fulfill extraordinary roles in the society, our wonderhuanas, with their grit and grace, passion and compassion, diligence and intelligence, build the family, community, and the nation as a whole. In different fields, from the home to the school, in places of work or recreation, women make their mark. As we continue to give tribute and recognition to women, this observance also poses a challenge to all of us, making change work for women, especially as we continue to grapple with the effects of the COVID-19 pandemic. This year's International Women's Day is anchored on the theme, Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. We celebrate women trailblazers in politics, governance, and other areas of public service and development efforts, especially during the pandemic. As we celebrate women's strength and resilience, we also recognize that this health crisis has its gendered impacts that we cannot neglect. We saw women bearing the brunt of intensive domestic work, women and girls striving to adjust to the new normal like online classes, women being in the front lines battling the pandemic, women entrepreneurs losing their businesses, women workers facing pay cuts or entirely losing their job, women experiencing different forms of violence during the implementation of quarantine measures. All these also take a toll on their mental health. As how our 2021 National Women's Month celebration slogan goes, Juana laban sa pandemya, kaya. And this can only be possible in a society where our super Juans view them as equals, treat them with respect and dignity, and do their share in domestic responsibilities. The PCW thanks all the advocates in NAPSI that participate in the National Women's Month celebration. We hope that the National Anti-Poverty Commission, especially the basic sector representatives in the region, will be able to participate in the regional gender and development committees activities so that the cross-cutting issues of basic sectors and women will be heard, recognized, and prioritized through meaningful and inclusive participation in governance. We are all in this together, and indeed, that is the only way forward. Women, let us enable and empower other Juanas and make sure that discrimination is eradicated and that they are able to contribute and benefit from development efforts. Men, we implore that you help us trump the traditional macho culture and in joining more Juans to practice positive instead of toxic masculinity. And lastly, to the women leaders coming from various sectors who are at the center of this year's celebration, we salute you for your trailblazing efforts to continue paving pathways for more women and girls to become leaders and propel positive change for our nation. In this COVID-19 world and beyond, let us make change work for women and reap progress as we let women make change. Dito sa Metro Manila, may mga kababaihang nanguna at nakiisa
sa mga inisyatiba upang tulungan ang mga naghihikahos at nagugutom nating kababayan. Kayo bang mga Maria Clara, mga huli at mga sisa, na di marunong na lumaban, kaapihay bakit iniluluha, mga babae, kayo ba'y sadyang mahina? Women hold half the sky. At sa panahon ng pandemya, ang ating mga kababaihan ay mahalagang bahagi ng ating patuloy na paglaban sa COVID-19 virus at pagbangon mula sa mga epekto nito. Kaya kami dito sa National Anti-Poverty Commission ay sumasaludo sa lahat ng kababaihan, lalo na sa ating mga kababaihang frontliner na araw-araw sumusuong sa iba't ibang uri ng panganib. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang kayo ay matulungan at maprotektahan sa pamamagitan ng serbisyo, programa at mga pulisiya na tutugon sa inyong mga pangangailangan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Paaralang Bayan at sa ating segment, ang Kaligang NAPSI. At sa ngalan ng aming butihing Secretariat Lead Convener, Attorney Noel Falongco at Undersecretary Paterna Ruiz, ako po si Kap Penny Belmonte na laging nagpapaalala na ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. At sa panahon ng pandemya, mas lalo nating ipakita, ipadama at ihatid ang Kalingang NAPSI. Hanggang sa susunod at daghang salamat po sa ating lahat. Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog inisipan at tanggaping kayo'y mga libangan, mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Bakit pa mayroong mga Lisa, mga Liliosa at mga Lorena na di natakot makibaka at ngayon'y marami ang kasama, mga babae, ang itin ay lumayan. Maraming salamat, Undersecretary Penelope Binalmonte, sa iyong Kalingang NAPSI sa pagtatampok sa ating kababaihan na mga frontliners. Tunay nga na isa po kayo sa mga tinuturing nating mga bayani ng makabagong panahon. At ngayon, ngayong hapon na to, nais kong batiin ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating Paaralang Bayan Online ng isang magandang hapon. Magandang hapon, good afternoon po sa inyong lahat na mga minamahal naming mga kababayan na laging nakasubaybay sa ating programa. Ngunit, of course, bago tayo dumako sa ika-apat na yugto ng talakayan para sa ating segment, ay muli, makakasama ko ang aking suking partner na walang iba, si kasamang Mimi Sayabok de la Serna, na hindi na po live from Cebu dahil ngayon po ay nasa Bohol, no? So live from Bohol. Maayong hapon, kaubang ka Mimi, no? Bumati ka sa ating mga mahal na tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po, Sef, at maayong palis sa taga Bohol. Isang masayang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na manunood at mga kasambayanihan volunteers ngayong hapon. Ako po si Mimi Sayabok de la Serna, ang Deputy Head ng NAPSI Visayas Operations Unit. Ngayon po, Sef, ay sumapit na po tayo sa ika-apat na yugto ng talakayan, ng inyong talakayan ukol sa NAPSI Kasambayanihan Volunteers Program Handbook. Ama ka, kasamang Mimi, at sa muli ay sinamahan ako ni kasamang Dario Cubello, ang Admin, Finance and Policy Development Head, Unit Head ng NAPSI OSEC.
no, para sa pagpapatuloy ng aming paghimay sa naturang paksa. At bago natin yan tunghayan, Kamimi, of course, kailangan natin mag-shoutout, ano? Dahil napakarami na ng mga gustong magpa-shoutout. Una-una ay shoutout natin, Kamimi, si Victoria Donesa Basco, no? Magandang hapon po, Ma'am Victoria. At sunod si Connie Niegas, no? From General Trias Upad, Kasambayanian, Cavite chapter. At of course, yung kasama natin, Kamimi, sa NAPSI, si Christian Iscaniel, no? Watching from Makati, no? Pa-shout out daw sina Roslyn Rosales Lambino, Bulacan, Jane, ano ito? Nangang Tagal Las Piñas, si Maricar Sanchez Kilatan na taga Valenzuela, tapos Dolores Kadimas Smart, Ivan Prias, no? Villanueva of Aurora Baler, at kasama rin dyan si John Meng of Marikina. So magandang hapon po sa inyo lahat. At sunod dyan si Ka Gloria Jimenez dyan po sa may Tondo, Manila. At kasama rin natin, Kamimi, si Ka Terry, no? Magbiro, no? Ang ating NCR head ng GDOU. Magandang hapon din kay Lea Bernales. At of course, ang aking kababayan na taga Norala, South Cotabato, no, nagkita kami. By the way, Kamimi, no, noong nakaraang Huwebes dyan sa may President Rojas, Cotabato Province, no, si Ate Beng Nabia Hamison. No. Magandang hapon din kay Irene de la Cruz. Sabi niya, pa-shout out po sec from Southville 7, Kalawan, Laguna. No, nanonood po sila. Sila Pilar Dimapiles, Basilisa Divina Gracia Inyaro at si Sally Isguera. At magandang hapon din diyan kay Robin Giao Sarmento, watching from Kingsville Antipolo, no? At nagpapa-shoutout siya kay Ma'am Elizabeth Herrera, at sinasabi niya Happy Women's Day, no? At magandang hapon din kay Sally Isguera, no? At nagpapa-shoutout din siya ang mga volunteers na mga kasama niya ngayon, no? Kay Nanay Pilar Dimapiles at kay Basilisa Inayo. Magandang hapon din kay Maricho Padiron, no, na taga Southville 7. At magandang hapon din kay Joyce Mauricio, no, si ano ito, no, si Kapitana diyan po sa Mayayhay, Laguna. At kasama niya ang mga kabarangay niya, no, kasama si BH RAO Permin Budyador, Kagawa Droben, Sabilla Senior, ang SK Chairman nila na si Romel Mercurio. At magandang hapon din kay Agnes Cachero, watching from SB3A at SB3A Extension, San Pedro City, Laguna. Yun, magandang hapon din kay Malo Navarro, no, ang ating mga volunteers diyan sa may Konsolasyon, Cebu, particularly sa Barangay Pulpugan, no, ng Konsolasyon, Cebu. Magandang hapon din kay Cynthia Almeda Bautista, no, ng Southville 1, Barangay Marinig, Cabuyao, City of Laguna. At magandang hapon din kay Aileen Ariola Dalisay, no, from watching from Barangay Borlongan, Magdalena, Laguna. At ang kanyang pinapa-shoutout, yung kanilang kasamayanihan leader na si Pael Baldon.
Magandang hapon din kay Ewax Edita Rimondo. At magandang hapon din kay Marilyn Aranya, nakasama natin kami. Magandang hapon din kay Montesa Jing Gamos, no? Si magandang hapon din kay Andres Cortez at saka kay Similiador Game Farm, no? At si Carlos Galero, si Midnar Kimianda, Junjun Victor Rambuyong Jr., si Carla Moreno, at of course, natapos na natin si Kapitana Joyce Mauricio. Baka meron ka pa dyan na Kamimi? Yes po, Sek. Shout out daw po sa ating mga kasamahan dito sa Bohol, no? Ang ating mga masugid na manunood at mga masipag na mga volunteers, kasambayanihan volunteers sa probinsya ng Bohol. Ang ating kasamahan na si Sir Timmy Balani, ang ating volunteers na sina Pedro Toralba. Magandang hapon po kay Victoria Aquino, Saturnina Langamin, Hemersha Lucero, Salome Eclarino, Vicente Antasoda, si Vic, no? Ang ating volunteers din na si na Carmelita Limbano, Terso Gaas, Rolando Olyamina, Marlon Tubal, Peregrino Carlon, Kenneth Tio Balani, siya po yung nagda-drive sa atin kahapon sa Talibon, Marites de la Cruz, Wendelaine Castillo, G. Alberto Empleo, Kerbe Torion, at si Renario Agosto Real. Maraming salamat po sa ating mga volunteers. Of course, Brother Donald Sevilla, no? Ang 100% na suporta. Yes, so magandang hapon po sa inyo lahat yan sa probinsya ng Bohol. At shout out ko na rin, no, si Governor Artia. Yes, na talagang 100% na support at dedication para sa taga Bohol. Okay. So mamaya na natin ipagpatuloy yung ating pag-shout out kami. Ngayon ay tunghayan natin ang paghihimay namin ni Kadario Cobello sa mga paksa na napaloob doon sa handbook ng Kasambayanihan Volunteer Program. So ito po mga kaibigan ang pag-uusap namin ni Kadario Cobello. Panoorin po natin. Muli, isang magandang hapon po sa inyong lahat na mga minamahal naming kababayan at mga kasambayanihan volunteers na walang sawang nakatutok sa ating programa. Noong nakaraang episode ay ating tinalakay ang sambayanihang serbisyong sambayanan o ang 3S na siyang limang taong planong pangkaunlaran ng National Anti-Poverty Commission para sa taong 2019-2023. Gayun din, ating tinalakay ang konsepto ng community organizing at community development maging ang sambaranggayan na tumutukoy sa pagkakatatag ng mga pilosopiya na isinusulong ng Village Eco Governance Development Framework o ang BEGDF. At sa paksa pong ito ay matatagpuan sa Handbook on Kasambayanihan Volunteers Program ng ating ahensya. At syempre, mga kababayan, hindi po ako nag-iisa sa ating talakayan ngayong hapon na to, no? Dahil makakasama ko po muli ang aking kapartner na si Ginoong Dario Cobello, ang head ng Admin, Finance, and Policy Development Unit ng National Anti-Poverty Commission Office of the Secretary. Mahayong hapon, Kadario. Bumati ka sa ating mga taga-subaybay. Mahayong hapon, Bodzek, at sa ating mga minamahal na mga kababayan at mga kasambayanihan volunteers po na walang sawang nakatutok sa ating programa. Muli po ako si Dario Cobello po, ang head ng Admin, Finance at Policy Development Unit ng Office of the Secretary ng National Anti-Poverty Commission.
Ako po ay lubos na nagpapasalamat na makasama kayong muli sa ating Paaralang Bayan segment na ito ngayong hapon. Salamat ka, Dario. No? Walang sawang pagsama sa atin dito sa ating programa. At bilang pagpapatuloy ng ating talakayan ukol sa mga saligang tsyorya ng pag-oorganisa at pagpapaunlad sa pamayanan o ang tinatawag nating community organizing and development, no? Bilang balik tanaw lang kadaryo, no, na noong panahon ng World War II na ang mundo ay nahati dahil sa pagkarera tungo sa industrialization at modernization sa pagitan ng Allied Forces at ng German Empire, no? Ang mga komunidad sa Amerika ay bumabangon pa lamang sa tinatawag nating Great Depression, no, noong 1930s. Samantala, ang Britannica o Britannia ay pasan ang bigat ng pagpipinansyal ng digmaan. Ang parehong bansa ay sinulong ang kanilang individual effort at pantay na pagkakataon ng bawat tao na magtagumpay bilang mantra nito para sa kaunlaran at naitanim sa kanilang mga mamayan ang pagiging makabansa kung saan ang bawat komunidad ay dapat magkaisa na makapagbibigay ambag sa kanilang pagsisikap sa digmaan. Samantala naman po, Sek, ang Alemanya o Germany at ang mga kaalyansa nito tulad ng Japan ay pinanatili ang kanilang imperial at kolonyal na kaisipan na siyang nagdala sa mga komunidad at maging ang sa kanilang buong mga bansa na makaranas ng pagkatalo at magamit sa pananamantala sa mga mapagkukunan o yung mga resources. Nang matapos po ang World War II, maraming bansa at kanilang mga kalabang komunidad ang nasira at naubusan ng mga mapagkukunan at ang pagkalagas ng kanilang populasyon. Maging ang kanilang mga likas na yaman at kalikasan ay pinasabugan at winasak. Tama ka, Kadario, no? Sa ilalim ng pamunuan ng kapangyarihan ng kaunlaran, lalo't higit na ang Amerika, kung kaya't ang United Nations ay binuo upang patatagin ang international na kaugnayan at maibangon muli ang mga bansa at mga komunidad na matinding naapektuhan ng digmaan. Kung kaya't ang mga mahihirap na pamayanan ay naging benepisyaryo ng mabuti at makatarungang pambansang pamahalaan at kaunlaran ay mga naisipang pamamaraan upang maihahon, magawang moderno ang mga komunidad at gawin silang mga resource bases upang madagdagan ang yaman ng bansa at maisulong ang kanilang ekonomiya. Anong maidagdag mo rito, kasamang Dario? Tama po, Sek. Bilang pagpapatuloy, Sek, sa approach po na ito, ang organisasyon ng mga pamayanan ay napagpasyahan at dinisenyo ng Estado at ipinapasa ang ready-made template sa mga pamayanan. Gayon din, ang katagang kaunlarang pang-pamayanan or community development sa wikang Ingles ay nalikha pagkatapos ng digmaan. Noong taong 1948, ang terminong ito ay unang nabuo sa Cambridge Conference on African Administration na inorganisa ng British Colonial Office. Gayon din, pinalitan ang community development ang terminong mass education na tumutukoy sa proseso ng pagsisikap ng tao na makamit ang positibong pagbabago. Samantala, kasamang Dario, ang ibang mga bansa ay kalaunang inadapt ang development paradigm na dinidirekta ng Estado at nakatuon sa
pagpaparami ng resources. No, ito ay sumasalamin na sa kung paano na-define ng United Nations, no, 1957, ang community development. No, bilang isang proseso kung saan ang pagsisikap ng tao ay makikiisa sa mga otoridad ng gobyerno na mapabuti ang pang-ekonomiko, sosyal at kultural na mga kondisyon ng mga pamayanan sa buhay ng bansa at upang sila ay mapagana para makapagbigay ambag sa ganap na pag-unlad ng bansa. Samantala naman, Sek, sa Pilipinas, ang kaunlarang pamayanan or community development ay formal na itinatag ng gobyerno noong 1954, noong inaprubahan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay ang pagkabuo ng Community Development Planning Council or CDPC at pinahintulutan nito na iugnay at istamasya ng pamahalaan upang mapahusay ang kondisyon ng mga taong bayan baryo. Ang panukalang batas ay ipinasa upang magtatag ng Department of Community Development and Welfare na may pondo mula United States International Cooperation Administration or ICA. Ngunit hindi pinayagan ni Pangulong Magsaysay ang pagkakatatag ng bagong kagawaran dahil hindi sapat na progreso ang nagawa ng CDPC. At dahil dito bilang dagdag kasamang Dario, kanyang binuwag ang CDPC at tinatag ang Presidential Assistant on Community Development or PACD noong 1956, no? Na pagdesisyonan ng Estados Unidos na ang nakalaan na pondo nito ay susuportahan ang PACD sa pamamagitan ng US Agency for International Development at Community Development Program na ipinapatupad mula 1956 hanggang 1966, no? At yun nga, sabi nga natin, through the Department of Local Government and Community Development, no, as cited doon sa sinulat ni Luna, no, sa page 137. Gayon din po, Sek, dahil ang Community Development Program ay inisyatibo na isinusulong ng United States, ang Amerika ay naging pangunahing kalahok sa mga international na pulisiya ng United Nations or ang UN. Maaaring isipin na ang development paradigm na ginamit dito ay ang approach ng UN na matinding nakatuon sa purong pang-ekonomikong pakinabang tulad ng industrialisasyon at malawakang agrikultura upang mapalawak ang produktibong kapasidad ng bansa tulad ng ginawa ng mga nakaraang colonized na region tulad ng Latin America at India. Subalit na mas matindi pangungumbinsi ni Pangulong Magsaysay dahil sa kabila ng suporta mula sa Amerika kasamang Dario ay sinundan ng Community Development Program ang mas maraming grassroots approaches, so, o kung saan ang sinusubukang makamit ng mga community organizers ng ika-12 na siglo, no? Gayon din ang approach na ito ay binibigyan din ang papel ng local na pamahalaan o ang sa LGU, no, particular ang Barrio Council bilang pangunahing tagapagsulong para sa pangpamayanang kaunlaran. Kasama sa mga pangunahing konsepto nito ay ang pagpapalakas ng mga demokratikong proseso sa lokal na level, ang paggamit ng lokal na pamuhunan o pamunuan, no, at manggagawa o yung barrio worker bilang taga pagpadaloy o
simulator, no, ng maging ang self-help na approach sa kaunlaran, no, pambaryo at sa paggamit ng mga pinag-uugnay-ugnay ng mga grupo ng eksperto sa mga kapital na ahensya. Kung gayon po, Sec, ang Community Development Program sa ilalim ng PACD ay tunay ngang mas pinangunahan ang oras kung paano nito pinaburan ang demokratikong balangkas sa pakikipagtulungan sa mga komunidad. At hindi lamang nito pina-professionalize ang larangan ng community organizing. Ginawa rin niya itong nakasentro sa tao o yung tinatawag nating humanized. Ang mga manggagawa para sa pangkanayunang kaunlaran ay hindi lamang mga matatalino na kulang sa mga practical na kaalaman o mga technocrats na ang nais lamang ay ang mga istatistikong bilang. Tama ka, Kadario, no? Dahil ang mga manggagawang ito ay sinanay upang maintindihan ang mga tao sa baryo kasama ang kanilang kultura at mga pangangailangan. Sila ay sumailalim sa ekstensibong pagsasala at pagsasanay upang parehong maging bihasa sa teorya at kasanayan at upang maitanim sa kanila ang pagnanasa na matulungan ang mga marginalized o mahihirap na walang inaasahang kapalit tulad ng sahod. At siyempre po, Sec, pagkatapos nilang makumpleto ang pagsusulit na ni-require ng Civil Service Commission, sila ay sasailalim sa 6 na buwang pre-service training sa ilalim ng Community Development Center upang pag-aralan ang mga practice-oriented na mga kurso sa rural sociology, community development, lokal na pamahalaan at CD, ang group development at human relations, community planning, pananaliksik at pagsusuri, impormasyon sa agrikultura at mga kaugnay na kasanayan sa pagsasanay sa komunidad. Samantala, Kadario, sa panahon na sila ay na-deploy na sa field, ay kailangan nilang gampanan ang 4 na tungkulin. No? Una, ang maging mga tagapagturo, organisador na mga aktibidad, tagapag-ugnay sa baryo, sa mga ahensya ng gobyerno at maging katuwan ng mga technical na ahensya ng pamahalaan. Ang pioneering na programa na ipinatupad ng PACD ay ang pagsasang-ayunan na modernong definisyon ng community development, no? At ito po ay isang kasangkapan para sa panglipunang kaunlaran na naglalayong baguhin ang mahihirap nating kababayan at gawing proactive ang mga grupo na may kakayahang tukuyin ang mga issue sa kanilang pamayanan at makaharap ng mga pinakamainam na mga solusyon sa mga ito sa tulong ng pamahalaan at ng civil society organizations. Gayon din, Sec, ang definition ng community development ay nagbago mula sa pagtuon nito sa sustainableng transformasyon ng mga marginalized na mga pamayanan papunta sa aktibong pakikilahok ng mga miyembro ng komunidad sa problem solving at aktual na pagdidesisyon. Tama ka, Dario, no? Ayan, medyo napasarap ang ating talakayan, no, ngayong hapon na naman, no? Dahil medyo malalim nga ang ating pasa ngayong hapon, no? Tunay nga na kapag kaunlarang pangpamayanan ang pinag-uusapan, napakaraming factors ang kailangang ikonsidera. At ang pinakamahalagang saligan nito, Kadario, ay ang mahikayat ang aktibong pakikilahok ng mga mamayan sa pagkamit nito. Agree po ako sa inyo dyan, Sec.
Ngunit napasarap nga ang ating pag-uusap, pero dito po natin muna tatapusin ang ating ika-apat na yugto ng ating talakayan ukol sa handbook ng kasambayanihan. So muli po, ako po si Dario Cubelo na lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Nawa po ay patuloy kayong tumutok sa ating programa, lalo na dito sa ating Paaralang Bayan segment. Maraming salamat, Sek. Yes, tama ka, kasamang Dario, no? Talagang malalim at masarap pag-usapan yung mga teorya at kasanayan ng community organizing at community development, no? Pero limitado yung oras natin, ka Dario, dito sa ating programa. Maraming salamat sa apat na yugto na sinamahan mo nga ako na himayin ang mga mahalagang provision ng NAPSI Kasambayanihan Volunteer Program, no? At maraming salamat din po, Sek. Kung hindi ka pwede by next week, ay pwede namang meron tayong panibagong makakasama, no, para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. At kung sino 'yan, Kadario, no? Yan po ang ating tunghayan, no? At mga kababayan, siya po, no, na ang ating makasama, at abangan po ninyo kung sino po ang makakasama ko sa susunod na episode. Maraming salamat, Kadario. No? Thank you po, mabuhay ka. No? At God po, bless. Sir. Ngayon, mga kaibigan, ay dumako naman tayo sa ating susunod na segment ngayong linggo na to, ang segment ng 3S, no? Occasion. At bilang recap, ay tinalakay ni kasamang Ed noong nakaraang episode ang Community Fish Landing Center or ang CFLC na isang programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ng BIFAR, makatuwang ang NAPSI upang magkaroon ng bagsakan o infrastruktura ang ating mga mahihirap na mga mangiisda para sa kanilang arawang huli, no? Ito ay mahalagang ayuda ng gobyerno para sa ating mga fisher folks upang mabawas o maibsan ang kanilang gastusin patungkol sa pagbebenta ng kanila mga huling isda. Narito po, mga kaibigan, ang first-hand experience interview mula sa ating mga benepisyaryo ng San Esteban Ilocos. No? Tungayan po natin ito. Dahil noon wala pa kaming maraming sayaw noon. Pero nung napatayo na yung CFLC, mayroong medyo umangat kunti ng sabuhay namin dito, sir. Dahil doon nung napatayo na yan, yung mga hindi na kaming mahirapan ng kumuha ng mga komersyante namin po. Nakakatulong yan, sir, kasi mga mangisda doon namin ipapagsak yung mga isda namin at saka pinabayaran. Kaya mga kasama kong mangisda, matuwain sila kasi ikakas yung mga bayad ng isda namin.
naitulong din, pero hindi pa gaano, kasi hindi pa gaano nararamdaman. Pero itong nakaraan na para sa amin na mangisda, eh medyo umangat konti dahil sa presyo ng isda. Before na may CFLC kami, yung Community Fish Landing Center, ang mga fishermen namin hindi masyadong alam or saan po i-market yung poly nila before yung CFLC. Ngayon meron na yung CFLC namin because we are 1 year in operation last April 21. Smooth naman ang operation. Before the presentation of the Community Fish Landing Center, the fisher folk sector is one of the highest percentage of poverty incident among the basic sector in our municipality. Ang pagkakaroon po nito ay makakaangat sa estado ng kabuhayan ng mga mangingisda. Marami pong naitulong na sa yung CFLC sa amin dahil hindi na kami ngayon, sir, sinabi ko na hindi na kami mahirapan, maghanap pa ng komensyante namin, sir. Ang kasalukuyan ngayon, si CFLC maraming natutulungan at kami po okay na ang kalagayan namin ngayon kasi marami nang talagang natutulong. Merong naitutulong ang naibibigay ng CR, counting CR galing sa CFLC na naibibigay na tulong sa amin sa paggawa namin ng payaw, pagpulog namin ng payaw. Kaya sa amin, malaking bagay. Nababago na rin, sir, yung ano nila, yung standing or status ng pamumuhay nila kasi hindi na sila yung nangungutan sa mga traders. Presence of the Community Fish Landing Center situated in Barangay Pato, San Esteban, Luzon is a big help to our fisher folks. Its impact on the living condition has been felt tremendously. The quality of life in this community has improved as we have laid a stronger partnership between the government and fishermen organizations. Salamat kami yung mga taga-TFLC, mga NGOs, taga-DIPAR na may patayo yung CFLC. Maraming salamat sa CFLC at sa kayong mga implementor ng CFLC and DIPAR. The people of San Esteban are very happy and thankful to President Rodrigo Roa Duterte for the establishment of our Community Fish Landing Center. Mara
marami pong naitulong na sa angal yung CFLC sa amin dahil hindi na kami ngayon, sir, sinabi ko na hindi na kami mahirapan nang maghanap pa ng komersyante namin, sir. Diyan man na lang ibabagsak, kaya lumuwag kunti ang kabuhayan namin. Maraming salamat ka Ed Tunog-Manua, no? At ating pong natunghayan ang interview kasama ang CFLC beneficiaries natin sa lalawigan ng Luzon. Sa susunod na mga episode natin ay ipapakita naman natin ang iba pang mga munisipalidad na naging beneficiaryo ng tinatawag nating integrated community food production. Kami, Mi? Tama po, Sek. Kaya abangan po ninyo ang ating susunod na mga ipapalabas sa 3S segment. At ngayon naman, Sek, dumako tayo sa ating panghuling segment ngayong hapon, ang ating NAPSI highlights. Salamat kami, Mi, no? At bilang parte ng inisyatibo ng NAPSI na mas paintigin at patatagin ang ating ugnayan sa lokal na level, lalo't higit sa grassroots level, ay kinagagalak kong ibahagi na nadagdagan ang mga LGUs na kung saan tayo ay nakipaglagdaan ng Memorandum of Agreement ukol sa National Anti-Poverty Commission, Local Government Unit, Sambayanihan, Serbisyong Sambayanan, na siyang banner program ng ating ahensya na naglalayong mas patagusin pa hanggang sa ibaba ang mga dekalidad na serbisyo ng gobyerno. Pero bago natin yan tunghayan, kami, Mi, magsha-shoutout ulit tayo, no? Marami-rami pa rin itong gustong magpa-shoutout dito sa ating programa. Unahin natin si Jiro Mariano, kasama natin ito, no? At si kasamang Yolanda Labro rin, no? Na ang may bahay ni Kakiko Labro, ang ating head executive assistant. Magandang hapon din kay Lian Liles Ritisa. Magandang hapon din dyan kay Rosemary Algodon, no? Ng Payatas, Quezon City. Magandang hapon din kay Danny Orculio, no? Kasama natin ngayon si Danny dito, no, sa Mindanao. At magandang hapon din kay Perry Jane Dail Madraso Kayadong, no? At magandang hapon din kay Montesa Jing Gamos, na yung nanonood siya diyan sa Southville Phase 2 Barangay Aguado 13 Martires. Kung hindi ako nagkakamali, Cavite ito, no? Magandang hapon din kay Sinaida Anisito from Bacolod, no? NAPSI, Kasambayanian Volunteers, Bacolod City. So maayong aga or hapon nagali dire sa inyo sa Bacolod City. Magandang hapon kay Eva Manalo Amante. Nagpapa-shoutout din siya kami, Mi, sa mga followers. Na dami daw nating followers ngayon diyan, no, sa lugar niya, lalong-lalo na yung ating mga Kasambayanihan Volunteers from Southville Phase 2 or Southville 2 Phase 2 and Phase 3 ng Barangay Aguado, TMC at sa Villa Adelaida ng Barangay Halang, Naik, Cavite.
Magandang hapon din diyan kay Merina Lungkob, no? Taga Harbor Homes Volunteers, at of course kay magandang hapon din daw kay Nick Ortilia. Magandang hapon. No? Magandang hapon din kay Malu Reyes, no? Kay Noriel Miguel, mga kasamahan natin sa NAPSI, kami mi. At magandang hapon din kay Miriam Amis El Camel. Watching from Dapitan City, Zamboanga del Norte, First District, no? Maraming salamat diyan, no, sa taga Zamboanga del Norte or Dapitan City sa panunood ninyo ng ating programa. Magandang hapon din kay Gemma Buenape, no? Shout out daw sa lahat ng kasabayan volunteers ng Southfield, ito 8B, Phase 2, Phase 3, Phase 5 at HDS Phase 4 San Pedro Rodriguez Rizal, no? Magandang hapon din kay Willenil Z. Lianto, no? Magandang hapon din kay Noriza Satare na nagpapa-shoutout siya sa mga kasamahan niya. At ngayon, nanonood sa atin kami sa Southville 1, Barangay Marinig, City of Cabuyao. Magandang hapon din kay Norga, no? Si ano yata ito, no? Si Joy. Si Joy. At magandang hapon din kay Lerma de los Santos Sanchez ng KSB Southville 8B, no? San Isidro Rodriguez Rizal. Magandang hapon din kay Rick Carino, kay Aisel Caleca, no? Aisel, magandang hapon diyan. At sa lahat ng mga kasambayanihan volunteers natin sa Caloocan City. Sana okay na ang situation ng COVID-19 diyan sa Caloocan City, dahil kami may kumakanan lang ay tumaas muli yung COVID-19 infection diyan sa Caloocan City. At alam natin na may mga barangay na na-lockdown, no? Sana ay okay na sila. Magandang hapon din diyan kay Marjorie Loterte. Magandang hapon din kay Rena Ogote Perez at kay Domingo Iscasora at of course kay Isidro Bagungon, no? Pinapa-shoutout niya ang PGDL Ram Guardians Central London and Philippines at mga NAPSI kasamayan and volunteers na mga kasamahan na rin natin, no, na galing sa Philippine Guardians RAM, PGDL RAM, no? At magandang hapon din sa ating mga kasama dito, no, na dito sa aking area na kung saan ay nakakaroon tayo ng programa, no? Si ano ito, si sino ka nga? No, si Elvin Kahandig, no? At nasa labas si Toto Rilien Soko. Hello at, po. Gusto rin nating patiin yung doktor, no, ng President Rojas ng Cotabato City, si Dr. Laos. At nagpapasalamat din tayo sa mga opisyal ng President Rojas sa Kamimi, no, sa pagbibigay sa atin ng espasyo ngayon upang gawin natin yung ating programa, no. Una-una kay Mayor Jonathan Mahingpit at ang kanyang Vice Mayor na si Vice Mayor Mahingpit, no? So yun, kami mi ang isa shoutout ko ngayong hapon na to. Baka meron ka pa rin diyan. Yes, may pahabol po din po ako dito, Chef, no, sa ating mga kasambayanihan volunteers na nanood ngayon. Pa-shoutout daw kay Joselito Mangkaw ng Talisay City, Eugenia, yes, Rizano ng Consolacion, ang ating masugid na volunteers na si Risa Gabiana, sa aking brother-in-law na nanonood ngayon, Jesse Timog-Timog,
sa aking ano pinsan na si Nanit Cabiso, sa ating mga kasamahan din dito sa NAPSI, sexy Fabian Magallanes, Kim Goray, si Bordy Pangs, at ang ating volunteer din sa Consolacion Cebu, si Agnes Mere, si Cecilia Barintos, at si Arena Perez, Arena Perez, na banggit nyo na po ito kanina. At shout out din at binabati din natin ang ating mga PGDL sa Inayawan, Cebu City, yung pinuntahan natin last Sunday. Tapos ang ating mga PGDL din na naging kasambayanihan, volunteers din natin sa San Remigio, Cebu, na pupuntahan din natin sa Martes. Yes, so maraming salamat kami at shout out din dyan kay Attorney Erwin Estandarte. Di ba? Yes po, magandang hapon, Attorney. Kay Elma Abalde, kay Gisano Velasquez, at kay Mar Pinzon, no, na mga kasama natin. Ano mo na rin si Richard Alinio, di ba? Opo, si Bordy Pangs. Yun. Okay, so wala na kami, Mi? Okay na po ako, Sex. So tuloy okay. Na. So sa... dahil wala na tayong isa shoutout, ngayon mga kaibigan, ay tunghaya na po natin itong mga ginanap na mga activities ng National Anti-Poverty Commission noong nakaraang mga linggo, na kung saan ay ang inyong lingkod po ay nakipaglagdaan ng Memorandum of Agreement, no, sa ating mga LGUs para po sa pag-implement natin ng sambayanihan, serbisyong sambayanan na siyang banner program ng ating ahensya. No? So ito po, mga kaibigan, tunghayan po natin ang mga pangyayaring ito. Formal na nakipaglagdaan ng Memorandum of Agreement si National Anti-Poverty Commission Secretary Noel K. Felonco, kinatuburan Mayor Danny Chamante at Asturias Mayor Jose Antonio Pintor ng Cebu noong 8 ng Marso 2021 ukol sa Sambayanihan Serbisyong Sambayanan o 3S. Ang 3S ay ang 5 taon na planong pangkaunlaran at siyang pangunahing programa ng ahensya na naglalayong makamit ang 14% o mas mababa pa na antas ng kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng volunteerismo at iba pang mga programa. Bilang parte ng programa, nagpahayag din ang kanyang mainit na suporta at pasasalamat si NAPSI Undersecretary Penelope D. Belmonte sa naganap na MOA signing sa pamamagitan ng Zoom video conferencing. Samantala, nilagdaan din ni NAPSI Secretary Noel K. Felonco at Carmen Mayor Carlo T. Villamor ang kahalintulad na Memorandum of Agreement noong 11 ng Marso 2021. Maliban dito, lumagda din ang ahensya ng MOA kasama ang lokal na pamahalaan ng Buntok at Pintuyan, Province of Southern Leyte, na pinangungunahan ni Mayor Jane Ruales at Mayor Rustico Estrella Sr. Inihayag ni NAPSI Undersecretary Belmonte na ang mga naturang MOA signing ay isang magandang hakbang tungo sa matibay na koordinasyon sa pagitan ng NAPSI at ng mga LGU para sa pagpapaangat ng antas ng buhay ng mga mamamayan sa munisipalidad. At dyan po mga kaibigan, nagtatapos ang 5th episode ng ating National Anti-Poverty Commission para lang bayan online. Asahan po ninyo na sa mga susunod na linggo ay magpapatuloy ang aming paghahatid ng mga napapanahong balita at pagbibigay ng update sa mga aktibidad ng ating ahensya
kontra kahirapan. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa lagi ninyong pagsusubaybay at pagbibigay ng mahalagang oras sa ating programa. Kami, Mi. Yes po, Sir. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, magpasalamat po tayo sa mga behind the scenes na mga kasamahan. Okay. Take the pleasure and privilege, kami, Mi, na pasalamatan yung mga taong nasa likod ng ating programa dahil kung wala sila, wala rin tayo rito, di ba? Tama po, Sir. Kaya magpapasalamat po tayo kay Ms. Diosa Soriano, kay Ms. Amara Esguera, kay Sir Al Kabuatan, si Sir Paul Picauco, si Francis Torilio, at of course sa ating couple na magaling na gumagawa ng ating Kalingang NAPSI together with Yusek Penny Belmonte, si Sir Danny Orculio at si Ms. Lorna Orculio. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pasalamatan din natin si Josie Sarkiambao, no? Ay, opo. Ngayon ay kasama natin dito sa Mindanao, particularly dito sa Region 12, no? At May kasama pa sila kami, Mi, no? Si Abby at may isa pa na lalaki, nakalimutan ko. Ano bang pangalan nun? Pero kailangan na kami, Mi, sa sunod na programa, ibanggitan na natin. Kasi baka nga magtampo at hindi na tayo tulungan sa ating programa. No? So, yun. Kami, Mi. So maraming salamat po sa lahat ng nasa likod, yung MPRU unit po natin, Sec. Kaya po ngayong hapon, inihikayat po namin ang lahat na i-like at i-share ang ating video at sabay-sabay po muli tayong tumutok sa ating NAPSI para lang bayan online tuwing Sabado sa pagsapit ng alas 2 ng tanghali. Maraming salamat po at mabuhay. Magpapasalamat din tayo, kami, Mi, kay Yusek Penny. No, yes. At sa lahat ng mga nasa opisina ni Yusek Penny, dahil mahalaga rin ang at pa-importante rin yung kanilang tulong dito sa ating programa. So, mga kaibigan, mga mahal naming tagapakinig, mga volunteers ng kasambayanihan program ng National Anti-Poverty Commission, ay talaga pong nagpapasalamat kami sa inyo. Stay safe po sa inyo. God bless you all. God bless the Philippines. God bless our dear President Rodrigo Duterte. No, God bless the National Anti-Poverty Commission. Mabuhay po kayong lahat. Magandang hapon. Magandang hapon.